Good morning, guys. Kape na tayo. And croissant. Napangang kong magkape. Tignan nyo, dilim-dilim pa. Ay, ito pala yung pinakamal. Ayan. O, oh, diba? Ang dilim pa. Ang dilim pa. Grabe yung hangin kaninong madaling araw. Muulan, uulan kasi today or ewan ko baka muulan na nga. But it's 6:24. And today is Holly's dental surgery. Kaya maaga ako bumangon. Kasi yung surgery niya is at 7:45, guys. Kailangan ko ng kape. Ayoko naman kumain sa harap niya kasi bawal nga siyang kumain. So mamaya, dadiretso lang namin sila sa car kahit nakapajama sila. Kasi gusto ng hospital is comfy si Harley. So, ya sabi ko, ipajama ko na lang siya para yun, comfy talaga yun. And ako, sinuot ko talaga yung comfiest clothes ko din. Like, gym clothes again. And itong top na to. But anyway, idadrop lang naman kami ni Ben mamaya doon para at least din ako magpa-park, diba? Ang problem ko na lang yan is kasi nandun si daddy niya sa car, baka gusto niya si daddy niya sumama. Sana naman hindi. But yeah, we'll see. I'm just gonna get Ben to drop us off sa entrance mismo para at least hindi niya maisip na isama pa si daddy niya. But yeah, si Ben kasi mag-look after kay Riker, guys, because obviously I'll be there till she's asleep, and then I'm assuming lalabas ako ng room and mag-wait na lang till they finish the surgery. Kasi tooth extraction, and then parang 7 or up, basta maraming ngipin yung lalagyan ng silver cap. Alam niyo yung silver cap nung bata tayo, yung ano, sa mga bata ngayon, yung instead kasi na pasta or filling, yung nilalagay nila is silver cap dito kasi yung pasta daw is hindi ba siya tatagal nga. And mas okay yung cap para covered yung buong ngipin talaga. Kasi bagang din niya, yeah, bagang din yung lalagyan ng silver cap niya. Kasi may konting butas. May konting butas na, and para hindi na makabiti, ilalagyan na lang pa. So, ayun. Dali lang, guys. Sinitin ko yung kape ko. So, ayun. Mamaya ko na sila gisingin ng mga 7 siguro kasi 7:45 yung kailangan nandun siya. Eh, malapit lang naman kami sa city, guys. So, it's not a problem, so oh my god, first time ever niya mapatulog, like, under general anesthesia. So, buti na lang naman, hindi naman injection din. Kasi, obviously, nakakatakot para sa bata yun. Yung injects lang naman before ni Harley is yung, never pa siyang naswero din. Yeah, never pa siyang naswero. Ano lang siya? Yung mga vaccine niya, yung mga immunization niya, yun lang yung injection na naranasan niya so far. That's good. And, yeah, so, ngayon naman, sa general anesthesia, it's yung mask naman, alam mo yung usok lang na lalabas, yung parang inhaler. Ganun. So, ilalagay lang sa harap niya while nakakandong siya sa akin. And, dinala ko lang yung coloring book niya kasi yun lang naman, doon naman siya happy. Kasi sabi naman ng maganda naman yung hospital kasi sabi niya, oh, what can we do to make it comfortable for Harley? Kasi sabi ko nga, she's non-verbal on the spectrum. And sabi ko, yeah, I'll be there. So, sabi ko sa kanila, dalhin ko naman yung mga gusto niya, which is coloring and ayun. So, yun yung bibigay ko sa kanya mamaya habang nagkawin nila yun. At least hindi niya pansin, di ba? Kasi ilalagay lang din naman nila sa harap niya ng mukha niya. So,
Ay. Oo. Si Ben hindi niya kaya kasi nga. Ako yung mas malakas ang loob. So si Daddy yung ano, si Ben yung mahina yung loob kapag ganyan. Yeah. Maganda palagi kapag opposite kayo, di ba? Balance. Kasi yan, sa mga immunization ng mga bata, yun siya sumasama kasi na ano siya, naawa siya. Ako, naawa din naman ako, pero ako yung mas malakas yung loob nga. Like, yeah. So, ayun. Pero magaling. Magaling naman yung dentist ni Harley. And, ayun, umuulan na. Grabe yung lakas ng hangin. Nagigising ako ng alas 3 and alas 4. So, sobrang lakas ng hangin. Bagyo ba dito? Anyway, balikan mo kayo mamaya, guys. Para hindi tayo malobat. Hey, guys! We're on the way. It's only 7:07. Rhea sa grandma. Si ate dala-dala niya yung kanyang bird stuffy toy. Ayan, ate. Raining. You say good morning. Are you raining? It's raining, guys. Ayan, guys. It's raining. Top of the morning. Oh my God. 7 o'clock, pero look at the, ano, it looks like 5 a.m. I know it's a Bluey song, Rika. We're nearly there, guys. Oh, ate. Dati naiiyak na. Are you crying now, babe? So, umuulan pa din, guys. Buti na lang, itadrop kami ni Ben. Tignan niyo yung weather. Ayan you guys. We're here na, just waiting for her turn. So, in-explain na sa amin lahat. And, yanamit ko na rin yung anesthetist niya, yung magbibigay ng anesthesia. So, yeah. They're very nice kasi ang dami rin nilang binigyan kami ng coloring kasi she loves coloring. Oh, little girl. Lainan niya siya, guys. Nag-trace. Tinrace niya muna yung dolphin tsaka niya kina Loran. Pinil in. Inalis ko yung jacket niya para comfy talaga siya mamaya. That's a nice coloring, Holly. Good job. So, mamaya, ang gagawin ko is tatabihan ko siya or ikandong ko na lang siya hanggang sa makatulog siya. Nalagyan niya yung pangalan niya. Holly! Nawala yung R. I think this one's R, baby. Hey guys, we're going now. You guys, nandito na kami sa recovery room. Namamaga yung makawawa naman. Mudugo pa. Binigyan siya ng icy po. Pinainom ko na siya ng maraming tubig. Nagawala siya kanina kasi nga masakit. I mean, siguro naramdaman niya ano. Oh, which one? Which one? Let's try this one. Nilalagay niya lang yung shoes niya, guys. Nang bigla siya, wala na siyang ngipin. And meron siyang mga silver caps. So, it's a bit of a shock. Aww. Guys, brown? Letter G? Do you wanna press letter G? Nabigla lang kasi siya. Alam ko naman kapag mahirap talaga yung kapag nagising na siya kasi magugulat siya, wala na siyang ngipin, di ba? Makakapa niya. Ano niyo yung autumn leaves, guys? Pauwi na kami. Ang ganda, no? Hindi lang makulay sa camera, eh. But yeah, anyway, you guys. So after nga, ang bilis niya nakatulog, like, I thought she was gonna be overwhelmed when we went in sa the surgery room. Kasi ako naalala ko nung nanganak ako sa Philippines. Ganun na ganun, like, ang dami, like, 5 yung tao nandun kasi doctor and nurses. Yeah, pero siya, diretso lang siyang umupo sa upuan and yung chair na yun, actually, dun dapat ako upuin, kakandungin ko siya. Pero siya mismo lang yung umupo doon. So sabi na lang ng nag-anesthesia is kandungin mo na lang siya kasi para mas madali kapag natulog siya.
buhatin ko na lang siya sa bed. So ngayon, ganun ngayon nangyari. Parang ano lang siya, nakatulog siya ng parang wala man 60 seconds. Or sabi natin niya, 60 seconds. Ang bilis, like ang bilis niya lang nakatulog. Kasi yung anesthesia is yung parang usok lang, yung parang steam. So nilagay lang ng anesthetist niya sa yung kamay niya sa harap ni Harling, ganyan. Tapos si Harling, hindi nga siya nakakanood eh. She wasn't even watching what's on the phone because I gave her my phone. And she was just listening to all of us because we all like talking to her like, you're doing a good job, like, you know. And she was just like there, like listening, and while she didn't mind, like, you know, na binigyan siya or inarap sa kanya yung pausok na yun. And yeah, she fell asleep. And naiyak ako. Naiyak ako kasi nakakaiyak nga naman yung ano. Ang sakit sa puso nga naman na makita mong ano, patulog na yung anak mo. Like, yeah. And then, yeah, binuhat ko na lang siya. Nung nakatulog na siya, binuhat ko siya sa bed, sa surgery bed. And then, pinalabas na ako. So, and then, andali lang. It's like 30 minutes, no? The surgery, the treatment, the surgery. It took only 30 minutes. And then, tinawagan nila kaagad na they transferred her to the recovery room. And then, tawagan na lang nila ako ulit after 5 minutes. Kasi parang merong time yung last ng general anesthesia. So, tinawagan nila ako after nung 5 minutes. Nagising na siya. And pag akyat ko dun, dalawang nurses yung trying to calm her down kasi nga nagulat siya na na-trauma. Siguro, traumatic nga naman na magising ka tapos duguan ka, no? Kasi nga dumudugo pa yung ngipin mo nun habang ano. Yung sa atin kasi, I don't know, in the Philippines when you pull out a teeth, they put a cotton ball on the tooth? Yeah, to stop the bleeding. Pero yun sa kanya, wala siyang cotton ball. Or even yung gauze lang ba? Wala. So, dumudugo pa. So, siguro na-freak out siya. And then, naramdaman niya rin siguro sa, like, sa dila niya, yung wala na siyang ngipin dito. Dalawa pala yung nabunot sa kanya. So, ayun. And then, yung the rest is nilagyan ng silver cap nga. So yeah, I kinda knew na yung pagising niya dun yung ano, it's gonna be a bit hard. So yun nga, umiiyak siya, nagawala lang siya dun. Lucky yung may sarili kaming kwarto. So yeah, pinayaan ko lang siyang umiyak and then tinatry kong explain sa kanya nga, oh, you're in pain. And you know, you had your tooth out, dalawang tooth. Kasi yung isa dapat, yun talaga yung plan na bunutin. Pero nahawa na kasi yung nasa taas din, yung katapat niya sa taas. So yun, sinabi ng doktor is binunot niya na rin. And then anim na ngipin yung bagang. So baba and taas yung mga bagang na nilagyan ng silver cap kasi may mga butas na. So para at least maprotektahan na yung mga ngipin na yun. Ano? So ayun. Got her calmed down. I gave her water and then they gave her icicle din. Yun ngayon nasa video. Pero yan, nag-iiniyak lang siya nung doon. Pero inayaan ko lang siyang magwala. And kasi nga, hindi niya rin naman masabi na, oh, nagulat ako na wala na akong ngipin. Diba? Binigyan siya ng ice po. Hindi niya naman naubos yun. Kasi binigyan ko siya ng, yung tubig, yung talaga yung pinainom ko sa kanya, naubos niya. Hindi ko na lang din nag-order ng food kasi nga, sa bahay na lang, alam ko sa bahay na lang siyang kakain. So, saglit lang kami na, we stayed for an hour. Was that an hour now? Over an hour. Oh, over an hour? Yeah. Okay. Over an hour, we were there and yeah, calm down na siya. So, nung paglabas namin, parang wala lang yun. Parang hindi siya nagwala doon ng ano. Ewan ko kung naririnig ba nila. Naririnig siguro nila yun. Kasi may mga tao din sa labas na nagpa-surgery din, mga matatanda. So, nung pagdaan namin sa kanila, sabi ko na lang sorry sa ano ingay. Pero okay naman sila. Kasi nagwala. You gotta ring grandma. I know, I gotta ring. She wants to not help me. Yeah, but otherwise, actually, they gave her Panadol straight away after nung surgery niya. And then, nung nasa room na kami, sabi ko na lang, nag-request na lang din ako ng bigyan siya ng Neurupen kasi alam ko na masakit pa yan. So yun, binigyan ko siya ng Neurupen doon. And then, baka mamaya na lang hapon yan ulit. Bahay na kami, guys. So, binigyan ng banana ni daddy niya yan. Kasi at least yan, soft naman. But anyway, gawa akong pancake kasi at least yun, malambot din.
Yun muna yung lunch namin. It's already 12. They sat on the TV. Si Raiko, kagigising niya lang din, guys. So, bawal lang siya ng mga hard food, like, yung mga gusto niya, like, yung gusto niya biscuit, tsaka yung apple, yung mga ganyan. Hindi ko na sasabihin kasi baka marinig niya. Ngayon, nagawa tayo ng pancake. Si Ben, hindi siya makakanood ng football. May football pa na tonight. 300 ml. Wala na mong sa'yo. So yeah, it's not too bad, the surgery. So babalik ulit kami doon na after a week. So yeah, next week I think. Para aftercare ba. Check. Baka hindi ko na hindi siya papasokin bukas kasi nga maninibago pa yan sa ngipin niya. So, next week na siya pasok. Then after that, she have one more week next week and then the following week will be going, right? Is it? Yeah, I'll get back Thursday. And then, yeah, from when I get back, it's less than 1 week. Yeah. 6 days. Yeah. When we go. Mama, mommy, mommy, city bird. Yeah, silly bird. Tinaw niyo si silly bird, guys. Nagkaroon na ng... Kailangan pa siya i-wash kasi na-ano siya ng dugo. Kasi silly bird. Good, I think she'll slip. Yeah. Yummy. Good girl out there. Nakakatawa kasi ano eh. Ewan ko ba, nakita ko ba kanina? Basta natawa ako kasi paglabas namin ng kwarto namin, parang wala lang si Harley eh. Ano siya eh, yung, pwede yun sa kanya yung they see me rolling. Tag life siya nun eh, kasi parang hindi, parang wala lang, parang hindi siya nagwala-wala dun sa kwarto. Ay, naku, yung mga matandang umiti lang lumabas siya kasi nga narinig nila yung pagwawala niya dun. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You wanna watch the Puri Daddy? She seems fine. Sabi ko kasi kay Ben, baka hindi siya makanood na football mamaya. Kasi nga, baka mag-grumpy si Holly and then syempre kailangan ko siyang i-comfort today. Because that's a big thing for us eh. Good job, guys. You guys, gabi na. Nag-shopping pala kami ni Riker, guys. Hindi ako makapag-vlog. Pag-uwi namin, so nagluto nga ako, diba? Ng pancake. For lunch. And then after that, iniwan ko na lang si Harley kay Ben. Kasi hindi na nga siya pumunta sa Adelaide Oval para manood ng football. Nag-stay na lang siya sa bahay.
Pero okay naman na si Harley. Wala naman siyang lagnat or anything. But yeah, dinala ko si Riker na grocery kami ng konti yung mga soft food ba, like muffin, yung mga makakain ni Harley. Yeah. Punta ako ng grocery. So, sinama ko si Riker. And then, after that, dinrap ko na lang yung grocery ko dito. And then, umalis kami kaagad ni Riker. Punta kami ng homemaker center para bumili ng mattress. So, nakabili ako ng mattress today. And last night, na-order ko. Oh, no. The other night? Ano ba ngayon? Thursday? So, Tuesday? Kailan ba kami? Oh, no. Wednesday! Wednesday, napunta ako ng IKEA. Yung nakita ko nga yung bed na yun. Kasama ko yung friend ko, diba? So, yun na yung mismo yung binili ko rin. Online ko in order and mag-deliver siya bukas. Pero yung kulay nga is neutral. Parang beige. Parang beige yun. So, yeah. So, yung bed frame mati-deliver bukas. And then, kanina, naka-shopping kami ni Riker ng mattress. And that will be delivered tomorrow then. So, Friday. And, yeah. So, meron na silang bed sa kanilang bedroom. So, mas-set up ko na yun tomorrow. Hopefully. We'll see kung matulungan ako ni Ben i-put up yung bed. Mukhang madali lang naman siya. I-put together. And then, kanina bumili na rin ako ng, pakita ko sa inyo yung binili kong quilt cover and quilt. Bumili rin ako ng double bed na size. I mean, sobrang pagod ko ngayon. Papakla ako ng napis. In size double, guys. Basta quilt and quilt cover. So, yung quilt cover na yung quilt parang duvet sa atin. Ewan ko, quilt tawag nila dito. But, yung basta yung kumot na makapal. And, nabili ko sa Harris Scarf yun. And, bumili na rin ako ng bed sheets. So, yung bed sheets na nabili ko sa kanila ngayon is yung thermal muna. Kasi winter na rin naman. So, bumili akong dalawang kulay. And isang quilt cover lang yung nabili ko, which is Bluey. Kasi they both love Bluey. And baka mag-order na lang ako ng isa pa online para at least may kapalitan. Mininjumbok. Pero nung meron kasi siyang sample dun sa Harris Scarf na nakalabas. And ang sobrang lambot niya. Actually, mas malambot to kaysa sa ano namin, quilt namin. Kaya binili ko na siya, eh, sakto, naka 50% to. Kasi naka-sale na nga lahat. Halos lahat ng shops na yun. So, check na ko itong i-unbox. Ang lambot-lambot niya! Ayan. Basta, eh, pakita ko na lang sa inyo kapag na-anok na siya. Nailagay ko na siya dyan. So, dalawa yung binili kong kulay. Blue. Ang ganda ng pagka-blue niya. Ayan. Sobrang lambot niya kahit ano siya, thermal flannel shape nakalagay. Pero hindi siya yung, alam mo yung pag flannelet yung medyo, pag winter ganun kasi yung mga bed sheets dito yung medyo makapal. Ito, makapal siya pero hindi siya yung ano, yung mainitan ka, alam mo yun. Yung ano, ang basta, ang lambot niya. And then ito yung isa, ang cute ng color nito. Parang ano, yellow-green? No, green? Light green? Yellow, green. But yeah. Ang cute. So, dalawa lang yung binili ko para palitan. Ayan. So, ito yung quilt cover na nabili ko. It's Bluey. Favorite nila si Bluey. Unreeling yata to. Reversible. Ayan. Pabilan. So, yung bed size na nila is double. Yung sa guest room. Is it? In our guest room, it's queen, isn't it? Queen. So, queen yun nasa guest room. Double yun sa kanila. You know. And then, eventually, kapag nag-decide, like si Harley, mag-separate bed na siya. Doon na siya sa queen size room. And then, kung may magka-guest man kami, dito nasa baba. Kapag eventually, magmalaki na sila, hindi na nila gagamitin yung ano natin. Playroom, mag-convert na siya into a bedroom. Riker, can you get down there, please? Si Ben nanonood ng football. They're losing at the moment.
Hi guys! Hi guys! I'm better now! Mommy! No, go to bed! Okay! We can spend all day in